Narito ang tamang paraan ng pagtatanggal ng gloves para siguradong hindi natin mahahawakan ang anumang dumi na kumapit rito. Ito ang tinatawag na glove-to-glove, skin-to-skin method. Una, hawakan ang dulong bahagi ng gloves. Unti-unting hugutin ang gloves at siguraduhin hindi ito dumidikit sa balat. Pagkatapos ay lukutin ito gamit ang kamay na may suot pa na glove. Sunod naman ay ipasok ang hintuturo sa loob ng kamay na may suot pa na glove. Siguraduhin huwag hahawakan ang labas na bahagi ng glove at unti-unting tanggalin ito. Ilagay sa isang plastic or brown paper bag ang mga gloves bago itapon sa tamang basurahan. Maghugas ng kamay pagkatapos o mag-disinfect gamit ang alcohol. Tandaan po na mahalaga ang tamang glove removal para siguraduhin hindi tayo maapektuhan ng bakterya, virus, or anumang dumi na kumakapit sa ating mga gloves. Narito po ang tamang paraan ng pagsusuot at pagtatanggal ng face mask. Kunin ang face mask at siguraduhin na sa outer side ang may darker color o ang may kulay na bahagi na side ng mask. Isuot ito sa mga tenga. Kung ito ay maluwag, maaaring maglagay ng maliit na buhol para siguradong sakto lang ito sa inyong mukha. Pagkatapos ay hatakin ang ilalim na bahagi ng mask para matakpan ang ating baba. Siguraduhin pisilin ang bahagi ng mask na nakatapat sa nose bridge kung saan meron itong manipis na metal. Ito ay para siguradong walang anumang makakapasok sa ibabaw na bahagi ng mask. Narito naman ang tamang pagtatanggal at pagdi-dispose ng face mask. Hawakan sa magkabilang tali ang mask. Siguraduhin huwag hahawakan ang outer side ng mask dahil ina-assume natin na ang lahat ng bakterya, virus at anumang mikrobyo na ating maaaring ma-encounter ay dito dumikit. Hawakan ang mga dulo ng mask sa inner side at itupi ito papaloob para siguradong maitago ang outer side ng mask. Itupi ito ng maliit at pagkatapos ay gamitin ang mga tali upang ito ay ibuhol. Kung maaari ay ilagay ito sa isang plastic or brown paper bag bago itapon sa tamang basurahan. Tandaan na maghugas ng kamay o mag-disinfect gamit ang alcohol pagkatapos i-dispose ang inyong mask. Ang mga simpleng step na ito ay makakatulong upang tayo at ang ating mga mahal sa buhay ay manatiling ligtas sa iba't ibang mga sakit. Dito po, sanay ako sa baha. Sanay po kami sa baha. Kaso lang itong bahang ito, itong bagyong Ulysses ang dinulot po sa amin ay unexpected na ganun kataas pala ang ginawa. At siyempre, sa paghahanda, ihinanda namin ang aking sarili, ikinondisyon ko ang isip ng mga anak ko, ang buong pamilya ko, na anytime, sabi ko, pag pataas ang tubig, sabi ko, lilikas tayo sa ibang lugar. Sa awa naman ng Diyos, at nung meron na yung sa barangay namin, meron po kasing naglilipot dito, sasabihin sa amin na maghanda kayo, kasi mamaya nandito ng tubig sa atin, sasabihin sa amin. So, yun po. Ang mga anak ko naman malalaki na sila, so they can mamanage na po nila ang kanilang sarili. Sila po ay may kanya-kanyang bag na usually ang ginagawa po namin tatlong araw lang na gamit na damit, and then good for 3 days ang mga provisions ang dadala namin sa pagkain, ganun po, mga flashlights, ganyan, lahat-lahat po, pati
maintenance namin, mga gamot. Nakarating na kami doon sa linikasan namin. Akala ko hindi na mararating ng baha. Eh, nakuha din po yung first floor. Eh, kaya naubusan po kami doon. Naranasan ko din po yung... Ay, nagluto kami ng isang noodles. Eh, pinagkasya namin sa amin. Sabi ko, pasensya tayo nga na kahit ano, kahit papaano naman eh. Eh, may... At least meron tayong kakainin pa, sabi ko. Kasi hindi naman tayo makapapa. Talaga po yung bahang yun, talaga. Lahat, parang halos buong sugigro po ay nagigyan po. Itong bahay po namin, after the baha, nung umuwi po kami dito, nalatnan ko pang bahay namin na talagang nasira na lahat ang kagamitan po namin. Ganyan, yung paggamit ng mga... anak ko sa ikuling po nila, ganyan, unan, tuktos, na ano, hira po lahat, ganyan. So, at least, ang pasalamat ko na lang, eh, ligtas kami sa nangyaring ganun po. Napakahalaga po talaga yung paghahanda. Pati pag bago mo iwanan, dapat ang bahay mo... dapat tignan mo muna lahat kung ano yung especially yung ano ng kuryente, ibaba po yung power niya, ganyan. Tapos dapat po talaga presence of mind, saka lagi kang na makinig sa mga update kung ano na ang nangyayari. Mahalaga ang pakipag-ugnayan ng mamamayan sa lokal ng pamahalaan para maging handa sa mga posibleng sakunang dulot ng bagyo. Para mas malaman pa natin ito, kasama natin si Mr. Mike Marasigan ng QCDRRMO para sa ilang mga paalala tungkol sa paghahanda sa bagyo. Unang-una, alamin natin kung saan tayo pwedeng mag-evacuate kung sakaling mangyari yon. Alamin natin sa ating mga barangay kung saan ang flood evacuation areas natin. Meron din yang sa barangay natin makikita kayo mga flood evacuation route markers, no? Ito yung magtuturo ng direksyon ng daan patungo doon sa evacuation. Of course, pag tayo nag-evacuate, dapat may dala rin tayo, hindi tayo dapat umasa sa gobyerno, no? We have to bring our basic needs. Unang-una yung tubig, pagkain, no? Tapos sa flashlights, sa radio na may baterya, yung mga transistor radios natin, kasi hindi natin pwedeng masabi kung lumala ang pagbaha, eh, mawawalan po tayo ng kuryente, mawawalan din tayo ng internet, ng signals. So we have to be ready with those things. No? So kung sakali naman po masyadong mabilis ang pag-angat ng tubig at hindi tayo agad-agad nakapag-evacuate, eh, pumunta po tayo sa pinakamataas na level ng ating bahay. No? And then, tumawag po tayo kaagad ng tulong. Yung magkumpuni ng mga, kunyari, nawalan kayo ng kuryente, magkumpuni ng kuryente habang may baha, karamihan po sa namamatay sa Quezon City ay electrocution po ang cause. So isa rin po yun ang problema namin. We have to tell people that huwag na muna po tayo mag-ayos. Hintayin na po natin matapos ang lahat, humupa ang tubig, baha, saka po tayo mag-ayos ng ating mga electrical. No? Number one na problema po namin yun. Lagi po tayong mag-monitor sa mga advisory din ng ating mga TV networks, no? Dahil dyan din na dinidisseminate ang ating warning. So, huwag na po tayo mag-atubili, huwag na po tayo magduda, makinig na lang po muna tayo sa warning. Isa sa mga sakit na binabantayan natin tuwing tag-ulan ay ang trangkaso or flu. Madali ito nakahawa, kaya dapat alerto rin tayo sa sakit na ito. Narito ang 5 interesting facts about flu. Ang flu ay nakahawa kahit wala pang sintomas. Isa sa mga dahilan kaya contagious ang flu dahil maaari itong maipasa sa ibang tao kahit wala pa tayong sintomas.
Ayon sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, maaari nating maipasa ang virus isang araw bago magsimulang lumabas ang mga sintomas. Pinaka nakahawa kapag tayo ay nasa ikatlo hanggang ikalimang araw ng pagkakasakit at maaaring makahawa pa itong araw matapos magkasakit. Ang flu symptoms ay maaaring bigla na lamang lumabas. Ang mga sintomas ay maaaring biglaan na lamang mararamdaman. Maaaring mabuti ang pakiramdam natin ngayon at bukas ay maramdaman na ang panghihina at pananakit ng katawan. Maaaring maramdaman na ang sintomas ng flu as early as 1 day or until 4 days after exposure sa isang may sakit nito. Ang flu ay maaaring magsanhi ng life-threatening complications. Ang mga komplikasyon ng flu ay maaaring maganap sa mga sumusunod. Mga may edad 65 pataas, mga batang may edad 2 pababa, mga buntis at kapapanganak pa lamang, may mahinang immune system, may chronic conditions, mga extremely obese. Ang ilan sa mga komplikasyon na maaaring maidulot ng flu ay bacterial pneumonia at sepsis. Ang flu virus ay maaaring manatili sa mga surfaces. Ayon sa mga eksperto, the influenza virus can live on some surfaces up to 48 hours. Kaya mahalaga ang routine cleaning at disinfecting kung isa sa ating mga kasama sa bahay ay may trangkaso. Ang flu season sa Pilipinas ay mula Hunyo hanggang Nobyembre. Ayon sa mga pag-aaral, tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng trangkaso sa Pilipinas mula sa mga buwan ng Hunyo hanggang Nobyembre. Paakibat ito ng maulan at malamig na panahon. Magandang araw sa inyong lahat and welcome once again to the second episode ng ating Lifesaver Webinar. We hope that you are already ready to learn a new skill this afternoon. Ako po si Rodel Flordelis and I'll be your host for today. Huwag pong kakalimutan of course na i-share ang ating pong live stream sa inyong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, and of course sa lahat ng ating mga online viewers right now. Huwag din kakalimutan, of course, na maaari kayong makapagtanong ngayong araw na ito. Simply message it on our comment section down below. And all the attendees for today will also have a chance to receive a certificate of participation. And we'll tell you more about it before the end of the webinar. And of course, huwag din kakalimutan na i-press ang ating pong subscribe button on your YouTube, on our YouTube and Facebook pages. You can also help us out create better contents by sending Facebook stars here on the stream. But before we proceed, gusto mo nang batiin ang ilan sa ating mga viewers na kasalukuyang nanonood ngayong hapong ito. We have our viewers all the way from Binian, Laguna. We have here from Davao City. We have viewers from saying hi, sir. Responsible Welfare Volunteer Group. Ayan. Also, mga viewers natin from Lucena, Quezon Province. We got viewers from Malabar, Batangas, Davao City, Pampanga. Silangan ES San Mateo Rizal is also watching. The PDART from San Miguel Parish is also watching. We got viewers all the way from Lipa City, Batangas. Ayan, yung mga estudyante ni Sir Harry Ilagan is also watching. At ang RWVG responder all the way from Valenzuela City. Ayan, ang aking hometown. We'll mention or give a shout out to all of you later sa ating programa. Pero of course, ngayong hapong ito, pag-uusapan naman natin is all about caring for bleeding and wound management. And to give us that information, let me introduce to you our speaker. He is, of course, a registered nurse, an emergency medical technician, a firefighter, an ASHI Level 6 instructor, and a training officer of 9/11 UNTV. Let's all give a round of applause to Mr. Angelo De La Paz. Angelo? Yes, good afternoon, Rodel, and good afternoon po sa ating po mga kasambahay. So, second topic natin for this webinar, and we hope nung ating pong mga succeeding episode or yung ating pong first topic yesterday ay marami po kayong natutunan. So ngayon naman po, so Rodel, siguro let us start dahil medyo mahaba-haba yung topic natin sa seminar na ito. Sige po, slide please. Okay po. So pinagpapauna ko na po sa inyo, no?
yung mga pictures po na inyo pong makikita sa ating pong topic na ito ay para sa iba ay hindi pa sila sanay na makakita ng mga ganitong klase ng larawan. Ano po? Ang purpose po namin kung bakit namin po ipinapakita sa inyo yung mga larawan po na inyong makikita sa ating po mga magiging talakayan ay hindi po para takutin kayo, kundi po maipakita sa inyo ang realidad na maaari nyo pong, ito yung mga maaari nyo pong ma-encounter kapag tayo po ay magbibigay ng first aid or kapag tayo po ay magbibigay po ng tulong. Kaya po, para po sa mga hindi pa po sanay na makakita ng ganito, ay kumbaga, part din po ito ng magiging pagsasanay po natin na hindi man, syempre, hindi naman agad-agad, pero unti-unti po, masasanay na po tayo na makakita po ng mga ganitong klase ng larawan. At yung ating pong magiging discussion ngayon at yung ating pong sa susunod na pag-aaral ay ang tutukoy naman po natin yung mga injuries na ano-ano yung mga injuries na ating pong makikita at kung paano po natin ito bibigyan ng lunas. Kahapon, ano po, ating pong napag-aralan ay kung paano natin bibigyan ng kaligtasan yung ating pong sarili kada po tayo ay tutulong. At na-discuss din po natin kahapon yung sino ba yung tinatawag na first aid provider, ano ba yung first aid, ano ba yung mga nakapaloob sa pagiging isang first aid provider. So ngayon naman po, ang unang mga injuries na ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa pagdurugo at sa mga sugat na ito po ang isa sa mga ikinamamatay ng mga pasyente po natin na mga nabibiktima ng aksidente. According to studies, ano po, severe bleeding is one of the major factors kung bakit namamatay ang mga pasyente na nabibiktima ng mga vehicular or ng mga motorcycle accidents. At based din po sa mga studies, napakalaki epekto ng skills na kung paano natin pahihintuin or kung paano natin paaampatin ang pagdurugo sa buhay po nung pasyente po natin. Kaya po, isa sa mga skills na dapat na ma-develop sa atin bilang isang first aid provider ay kung paano natin bibigyan lunas yung mga patient natin na mga merong ganitong klase ng injury. So yun po ang ating pong pag-aaralan po sa hapon po na ito. So yung ano ba yung bleeding, okay? Ano yung mga iba't ibang klase ng wounds, paano ba natin na bibigyan ng first aid yung mga wounds na ito at yung bleeding na may encounter natin. So yun po ang ating pong magiging talakayan. Sige po, next slide please. At ganun din po, kung katulad ng sinabi kanina, if you have questions or clarification, feel free to comment down below yung inyo pong mga inquiries. Okay po. So una-una po muna natin pag-aralan ay yung tatlong klase ng pagdurugo. Okay? So una-una na po dyan, meron tayong tinatawag na arterial bleeding. Ang arterial bleeding po, ang nahit po. Okay, so before we discuss this, ano po, in terms of anatomy, okay, isa ang purpose po ng ating po mga blood vessels or yung mga dinadaluyan ng ating po mga dugo ay maghatid ng dugo na may kasamang oxygen sa iba't ibang bahagi po ng katawan. Okay, isa po iyon sa primary function ng ating po mga blood vessels. Okay? So para lang po at least ano, meron tayong kumbaga pinaka-foundation. Ano ba, bakit ba natin kailangan pag-aralan po ito? Okay? So again, ang mga blood vessels po natin, ang primary function niya is magpa-circulate, okay, or siya po yung dinadaluyan ng ating pong dugo na may kasamang oxygen sa iba't ibang bahagi po ng ating katawan. Kasama na po doon ang ating pong mga vital organs. Okay? So dito po sa three characteristics of bleeding natin, okay? Pag sinabi po nating arterial bleeding, ang nahit po or ang na-damage po diyan is yung ating po mga arteries. At ang mga arteries po, ang isa sa characteristics niya ay mga malalaking ugat po ito, okay, na malalim.
Okay? Ano po ang itsura nito kapag ka meron siyang bleeding? Ang isa po sa mapapansin po natin, okay, meron po siyang pagsirit tayong ma-observe. Okay? May talaga pong may talsek tayong makikita. Malakas, tapos po talagang may pressure. Kasi po, ang arteries po, yan po ay yung mga ugat natin na yung mga blood na nag-circulate is directly coming from the heart. Kaya po, ang mapapansin natin ay mayroong spurting or may pagtalsik tayo makikita. Kasi nga po, kumbaga kakatibok lang ng puso natin. Okay? So, yun po yung pinadaloy niyang dugo. Kaya po, meron po siyang talagang lakas. Okay? So, spurting po ang ating pong makikita. At ang itsura naman po nung dugo po na yan ay mamula-mula. Dahil po, yan po ay merong kasamang oxygen. So, yun po ang ating pong arterial bleeding. At ang arterial bleeding po ay very deadly. Okay? Ilang minuto or ilang segundo lamang po na may arterial bleeding ang patient po natin. At ito po ay hindi natin naampat or hindi natin napahinto. Maaari pong ikasawi or ikalala ng pasyente yung arterial bleeding po natin. At ang susunod naman po natin is yung tinatawag po natin na venous bleeding. Okay po. Sa venous bleeding po, okay, ito naman po is yung ating pong mga veins. Okay? Ang mga veins naman din po ay malalaking ugat din naman din po ito. Pero ang pinagkaiba niya po dun sa arterial, ito po ay hindi pressurized. Kasi po ito ay pabalik na sa puso natin. Okay? Yung blood na dito dumadaloy sa mga veins, yung mga dugo na pabalik na po sa ating pong puso. Okay? At ang makikita po natin or mapapansin natin dito sa mga venous bleeding natin ay may pagsirit tayong makikita or may pagtagas tayo ng dugo na makikita, pero hindi siya katulad nung sa arterial bleeding na talaga pong sumisirit. Okay? Dito may pagtagas ng dugo, malakas din po siya, pero wala tayong pagsirit na mapapansin. At ang ating pong isa pang makikita or ma-observe ay ang dugo or yung kulay po ng dugo ay hindi po kasing red or kumbaga dark red po yung ating pong makikita. Okay? Ang venous bleeding po ay deadly din po dahil malalaking ugat din naman din po ang involved po dito. Okay? Then, yung capillary bleeding naman po natin na sinasabi, ito po ay yung ating pong mga capillaries. Ang mga capillaries po ay yung ating pong mga maliliit na ugat na usually makikita po natin sa mga dulong bahagi po ng ating katawan katulad ng mga daliri. Okay, so dyan po natin makikita ang mga capillary. Okay, ang capillary bleeding naman po, ito naman po ay common nating makikita sa mga mababaw na sugat, sa bahay, common din po natin itong ma-encounter, yung mga naghihiwa. Ayan, so nahiwa ng kutsilyo, hindi naman po masyadong malalim. So capillary bleeding po ang tawag natin dito. Okay, so ito po ay meron din tayong ma-observe na pagdurugo, pero hindi po siya kasing dami kung ikukumpara natin sa arterial at saka sa venous bleeding po. At ang capillary bleeding po ay mas madali po na paampatin dahil po maliliit na ugat lamang po ang involved po natin dito. So yan po yung tatlong uri ng ating pong bleeding na maaaring makita natin sa mga patient po natin. Okay po, next slide please. So meron naman po tayong dalawang uri din ng pagdurugo. Ito po yung tinatawag natin na external bleeding at internal bleeding. Okay? Pag sinabi po natin internal bleeding, okay, yung bleeding na na-experience ng patient po natin ay na-contain lamang po sa loob ng katawan or ang bleeding po ay nasa loob ng katawan po ng pasyente po natin. Okay? So ano po ang mga halimbawa niyan? Yung mga pagpapasa, ayan, mga internal bleeding po yan. Meron naman din po tayong tinatawag na mga external injury or external bleeding. Sa external bleeding naman po, no, yung labas po ang involved po natin dito. From the word itself, syempre po external. Okay, so panlabas po yung involved po natin dito. Okay? So yun po yung tinatawag natin na external bleeding. Maging internal po, maging internal man yan or external bleeding po yan,
Maaari pong ikalala ng pasyente po natin pagka ito po ay hindi natin nabigyan ng lunas. Okay po, next. So ngayon po, atin naman pong pag-aralan kung paano po ba natin na bibigyan lunas yung atin pong external bleeding. Okay po, sige po, next. So meron po tayong mga pamamaraan kung paano po natin ginagawa. So ito po yung regardless po, no, regardless kung ano man po ang atin pong makikita, kaya ano man ang specific injury ng pasyente natin. Pero ito po yung mga steps natin kung paano po natin pahihintuin ang bleeding or ang external bleeding po ng pasyente po natin. Okay, so unang-una na po dyan, ang sabi dyan ay huwag po natin kalilimutan, tayo po ay magsuot ng tinatawag natin na BSIP. Okay, or magsuot po tayo ng ang tinatawag po natin na personal protective equipment. Okay, so di ba, katulad po nung naging discussion natin kahapon, we're dealing here with blood. So maraming mga diseases ang pwedeng matransmit through sa blood. At pagka hindi tayo nag-observe ng ating pong BSI at hindi tayo nagsuot ng ating pong personal protective equipment, ay maaari po tayong mahawa ng kung ano man pong merong sakit ang patient po natin. Kaya maging maingat po tayo. Okay, so huwag natin kalilimutan magsuot ng PPE. So ngayon, nakasuot na tayo. Kailangan naman po nating alamin, okay, kung saan nang gagaling yung bleeding. So we need to find kung saan po specifically yung source of bleeding. Because there are some circumstances na ang patient natin ay halimbawa naka-jacket or naka-long sleeve, di ba? Hindi sa lahat po kasi ng pagkakataon na ang patient natin ay ang presentation niya, kita na natin antemano yung injury niya, hindi po, okay? There are some circumstances na kailangan po talaga nating hanapin kung saan nanggagaling yung bleeding ng patient po natin. So we need to inspect, okay? Hanapin po natin kung saan nanggagaling yung pagdurugo. Ngayon, kung nahanap na po natin yung pagdurugo, so we need to expose yung area kung saan nanggagaling yung bleeding para mabigyan po natin ng first aid ng maayos. So we need to expose. Okay? So kung maaari, gupitin. Kung kaya namang itaas or ililis yung part na kung saan nanggagaling yung bleeding. Or pwede din naman kung talagang kailangan hubarin. So we have no other options but kailangan talaga natin siyang hubarin. Okay? So ngayon, nakita na natin kung saan nanggagaling yung bleeding nung pasyente. Okay? So ang next na gagawin natin, so ito po ah. So yung questions kahapon, ano po ba yung mga laman na dapat na laman na dapat ng first aid kit nila? So dapat hindi po mawawala yung ating pong mga gauze o yung ating pong mga gauze pad. Okay? So for example, nandito yung bleeding ng pasyente, okay? So wag nating kalilimutan na mag-apply ng tinatawag natin direct pressure. Okay? So sa pagda-direct pressure, hindi ho basta ginanyan mo lang, pinatungan ng gasa, no? Lalo na po, no, kung severe bleeding, ha? Again, let me remind you, lalo na po kung severe bleeding ang na-encounter ng pasyente po natin. Okay? Hindi uubra yung ipapatong mo lang yung gasang ganyan. Okay? Hindi po. So, we need to apply, kaya nga from the word itself, eh, so we need to apply a direct pressure over the wound. So, mismo po doon sa pinanggagalingan ng bleeding, ano mamakita natin yan? Butas man yan, or nahiwa man yan, okay? So we need to apply a direct pressure. You can use gauze. Kung walang gauze, you can use clean towel, malinis na handkerchief, or yung mismong damit ng pasyente. So pwede po natin siyang maging option. Okay, so we need to apply a direct pressure. So lalagyan po talaga natin siya ng higpit. Okay, so lalagyan natin siya ng higpit. And then habang nag-a-apply tayo ng direct pressure, makakatulong din po ang pag-elevate ng extremities. Lalo na po kung ito ay extremities, okay? So nasa braso, nasa kamay, nasa hita or nasa binte, ano po? I-elevate po natin. Ang pag-elevate po or itataas natin above sa level of the heart ay makakatulong po para kahit papaano ay mabawasan ang pag-bleeding. Okay po, no? Again,
makakatulong po para makabawas, hindi po para makapagpahinto. Okay? So, yan. So, i-elevate natin yung affected part. So, hindi naman po pwede na hawak-hawak mo yan. Okay? Lalo na kung meron tayong tinatawag na multiple injuries. Lalo na po kung hindi lang po ito yung bleeding source at meron pa pong ibang pinanggagalingan. So, syempre, hindi naman, dalawa lang naman po ang kamay natin. So, at lalo na kung meron pa tayong ibang kailangan gawin sa pasyente. So, kailangan natin ng alternative na magbibigay ng pressure doon sa patient po natin or doon sa injured part ng pasyente natin or kung saan nanggagaling yung bleeding. Okay? So, makakatulong po itong tinatawag natin na elastic bandage. Okay? So, ito po yung tinatawag nating elastic bandage. So, ayan, kung nakikita nyo po. So, elastic po siya. Okay? From the word itself, elastic bandage. So, pagka iikot natin siya, makakapagbigay siya ng pressure doon sa injured part. Napapalit doon sa kamay na inilagay po natin. Okay? So, assuming ito yung injury ng pasyente, so nag-apply ka ng direct pressure. Ano po? Okay. For example, by the way, before you put pressure bandage, ano po? Kung halimbawa po, nag-apply ka lang ng direct pressure at naka-elevate ka na at continuous pa rin na dumudugo yung injury ng pasyente, ang pwede mo naman pong gawin ay kumuha ka pa ng ibang mga ng gasa or kumuha ka pa ng ibang ng towel or damit, okay? Pwede ka pang mag-apply ng mga panibagong gasa. Ano po? So if the question is, paano po pag halimbawa makapal na yung inilagay natin? Okay? So halimbawa, ayan, naglagay na tayo ng makapal at talaga pong nagbi-bleed pa rin, ang ating pong pwedeng gawin ay tanggalin po natin yung mga ipinatong natin na gasa. Okay? Ang hindi lang po natin tatanggalin dyan ay yung pinakauna-una na inilagay po natin. Okay? Yan. Then, ang gagawin natin, kukuha ka uli ng mga panibagong gasa. Kung talagang soak na yung or talagang basang-basa na ng blood yung mga ipinatong mo nung una. Okay? So, and then, maglalagay ka uli ng panibago. Okay? Ayan. So, yan po yon. Then, kung meron kang pwedeng makatulong, okay, so lalagyan mo ngayon or iikutan mo ngayon ng elastic bandage yung injured part ng pasyente. Okay? So, magsaserve siya or maglalagay siya ng pressure doon sa injured part ng mga pasyente po natin. Okay? Or doon sa injured site, no? Kung saan po nanggagaling yung pagdurugo. So, iikot lang naman po natin itong elastic bandage doon sa injured part. Okay? So, and then, kapag ka po talaga yung bleeding ay hindi nag-stop using our direct pressure, elevation, pressure bandage, that's the time po na tayo po ay mag-a-apply ng tourniquet. Okay? Ito po, no, by the way, sabi po kasi nila, last option po ang pagtuturniquet. Okay? So, ito po, no, in some cases, okay, pwede na po tayong mag-apply directly ng tourniquet. Kailan po? Pagka po ang injury ay talaga pong malaki at tayo po ay mahihirapan na mag-direct pressure. Halimbawa po, okay, imagine niyo hita ng pasyente at malaki po yung injured part. Dalawa lang naman po ang kamay natin. At talagang mahihirapan kang i-direct pressure. Okay, so that's the time na pwede na po tayo na mag-apply ng tourniquet. So later we're going to discuss kung paano po yung paglalagay ng tourniquet. Ano yung mga do's and don'ts ng paglalagay po ng tourniquet po natin. Okay, so again, if the bleeding does not stops, okay, so mag-a-apply po tayo ng tourniquet po natin. Okay, pagka talagang hindi na natin makontrol using our other steps, that's the time pwede na tayo mag-apply ng tourniquet po natin. Okay, so sa pag-a-apply po natin ng tourniquet, meron po tayong tinatawag na improvise, okay? Kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon available ang paglalagay or yung mga commercial na tourniquet. Okay, so
sabi nga natin kahapon, as a first aid provider, dapat marunong tayo mag-improvise. But again, ito pong yung mga pag-i-improvise po na ito, no? Kahit papano, it will help. Okay? But it is not 100% assurance na kumbaga talagang ano po siya, no? Mag-i-effect siya. But of course, it will help. And kesa naman pababayaan natin kung wala ka naman talaga available na commercially na tourniquet. So, we need to apply the improvise. Okay po? So, yan po yung tinatawag natin na improvise tourniquet. Okay, next. Yung susunod naman po natin is yan po yung tinatawag natin na mga commercial tourniquet. So, para po malaman natin kung paano po ba ina-apply ang pag-tourniquet at ano po yung mga rules natin sa pag-apply ng tourniquet, panoorin po natin ito pong Lifesaver video na ito. Kapag ang isang pasyente ay may severe bleeding, may iba't ibang paraan na maaaring gawin upang mapaampat ang pagdurugo gaya ng pag-elevate ng sugat, pag-a-apply ng direct pressure. Pero kung hindi pa rin tumigil ang pagdurugo, ang last resort para matigil ang severe bleeding ay ang pagsasagawa ng tourniquet. Narito ang steps sa pagsasagawa ng tourniquet. Una, when dealing with blood, tandaan na magsuot ng BSI o body substance isolation kahit pakasama nyo sa bahay ang pasyente. Magsuot ng necessary equipment gaya ng gloves, mask at face shield. Kapag handa na, mag-apply ng direct pressure sa sugat. I-elevate o iangat ang bahagi ng katawan na nagdurugo ng mas mataas sa puso para mabawasan ang bleeding. Matapos i-elevate ay maglagay ng pressure bandage sa injured part. Makakatulong ito upang lalong mabawasan ang pagdurugo. Kung tuloy pa rin ang pagdurugo, magdagdag ng dressing at i-secure ng panibagong bandage. Kapag tapos na ang steps na ito at patuloy pa rin ang pagdurugo, maaaring maglagay ng tourniquet. Una, i-open ang tourniquet strap. Ilagay ang tourniquet sa itaas na bahagi ng injured part na may sukat na dalawang daliri. Tandaan, huwag mismo sa sugat ilagay ang tourniquet. Pihitin ng windlass rod hanggang tumigil ang pagdurugo. Matapos pihitin ng rod, ay ilagay ito sa windlass clip upang hindi umikot pabalik ang rod. I-secure ang rod gamit ang windlass strap. Huwag kalimutang i-note ang oras kung kailan natapos ang proseso. Kung wala tayong equipment para sa tourniquet, maaaring gumawa ng mga improvise. Paalala, huwag gumamit ng mga materyales na masyadong manipis na maaaring magresulta sa pagkasugat ng katawan ng pasyente, gaya na lamang ng wire at tali. Kumuha ng triangular bandage. Itupi ito hanggang sa makabuo ng narrow cravat. Pagkatapos ay gumawa ng buhol sa itaas na bahagi ng injured part. Tandaan, hindi mismo sa sugat itatali ang bandage, kundi malapit lamang sa sugat. Kapag naitali na ang bandage, maglagay ng improvised windlass rod gaya ng ballpen o kahit na anong stick na hindi madaling mabali. Matapos makapaglagay ng improvised rod, itali ang rod sa pagitan ng una at ikalawang buhol. Pihitin lamang ang improvised rod hanggang tumigil ang pagdurugo. I-secure ang improvised rod gamit ang dulo ng triangular bandage. Tandaan na ang pagsasagawa ng tourniquet ay last resort lamang sa isang severe bleeding case. Unahin pa rin ang pag-a-apply ng direct pressure, pag-elevate ng sugat
at pagdaragdag ng dressing upang mapigil ang pagdurugo. Kung tuloy-tuloy pa rin ang bleeding, saka lamang tayo mag-a-apply ng tourniquet. Hindi rin tayo naglalagay ng tourniquet sa mga junction area ng katawan, gaya ng siko, tuhod at balikat. To learn more about first aid, emergency preparedness. So, yan po yung ating pong procedure kung paano po gawin at paano po i-apply ang ating pong improvised tourniquet at ang ating pong commercial tourniquet. Okay po? So, kung gusto niyo po muling balikan kung paano po gawin yan, ay maaari niyo pong mapanood yung pong video na yan sa ating pong official YouTube channel. So, bisitahin nyo lang po ang official YouTube channel ng Lifesaver. Okay po. So, again ha, review lang po tayo sa ating pong paglalagay ng tourniquet. So, pagka naglagay po tayo ng tourniquet, hindi po sa ibabaw directly ng sugat. Okay? So, maaari po tayo maglagay ng tourniquet 2 to 3 inches above nung injury. Okay po? At hindi tayo naglalagay ng tourniquet sa mga joint area, sa siko, sa tuhod, sa balikat. Okay po? Ayan. Para po sa mga kasama na nating responder, ano, dahil at saka sa ganun din po, no, sa ating po mga kasambahay. Meron po kasi tayo pang separate topic for this kind of discussion, no, yung tinatawag po natin na beacon or bleeding control. Kasi po meron na po tayong ibang mga pamamaraan kung paano po mag paampat ng pagdurugo. So abangan po ninyo yung ating pong bukod na seminar para po sa tinatawag natin na beacon or bleeding control. Okay po? At of course, huwag din natin kalilimutan pag naglagay tayo ng tourniquet, yung time. Okay? Kung kailan tayo naglagay ng tourniquet. Kasi tatanungin po sa atin ng mga ambulance personnel na dumating yan or even yung doctor. Okay? Pag ano ba, dinala natin sa hospital. So, tatanungin yan, anong oras ba natin inilagay yung tourniquet. Okay? So, again, hindi po totoo na pagka naglagay tayo ng tourniquet, mamamatay yung body parts na hindi po nasusuplayan ng oxygenated blood, ano po. Hindi naman po agad-agad actually siya mamamatay. There is a certain period na doon pa lang siya mamamatay. Okay, so dito naman sa atin, mabilis naman po ang travel time natin papunta sa mga hospitals. Okay, so kasi it takes times naman po siya, no? It takes time bago mamatay yung atin pong mga body parts na hindi nasusuplayan ng oxygen. Kaya huwag po kayong mag-alala sa pag-a-apply po ng tourniquet. Okay po. Sige po, next. So, punta naman po tayo doon sa tinatawag natin na shock. Okay po. Ang shock po ay nangyayari kapag ka po hindi po nasusuplayan ng dugo na may kasamang oxygen ang ating pong mga vital organs. Lalo na po ang ating pong heart, lungs, at ang ating pong brain. Okay? Kaya po tayo nagkakaroon ng shock. Ang isa po sa number one cause kung bakit po tayo nagkakaroon ng shock ay pagka po ang pasyente po ay hindi po naampat ang pagdurugo. Okay? So isa po yun sa leading cause kung bakit na nagkakaroon ng shock ang pasyente. At pag ang pasyente po ay nagkaroon ng shock, ito po yung tinatawag natin na mga irreversible na po siya. Ibig sabihin, pagka tumungtong na sa shock stage yung patient natin, ano na po yung palala na yung pasyente po natin. Okay? So, irreversible na po yung mangyayari sa pasyente natin. Okay, next. So, sa taong nagkakaroon ng shock, may dalawa pong response ang katawan natin. Unang-una, meron na po tayong tinatawag yan na sa mga early stage, meron po tayong tinatawag yan na mga compensated. Okay? Or early stage ng shock natin, nagko-compensate pa po yung katawan natin. Ibig sabihin po nito, no, ang pasyente po natin ay ano po, nagko-cop up pa siya or lumalaban pa siya doon sa blood loss na nangyayari po sa kanya. Okay? So, yun po yung tinatawag natin na early stage or nagko-compensate po yung patient po natin. Okay?
At meron naman po tayong tinatawag na late stage. Okay? So sa late stage naman po, ito yung tinatawag natin na decompensated. Ibig sabihin, hindi na po kayang hindi na kayang i-compensate or hindi na kaya ng katawan natin yung severe na blood loss na nangyayari po sa kanya. Kaya po yung tinatawag natin na late stage. Ano po ang makikita natin sa early at saka sa late stage? Sa early, dahil lumalaban pa yung katawan, kaya pa niya mag-adapt, okay? Lahat po yung pataas. Mataas ang BP ng pasyente, mabilis ang tibok ng puso, mabilis ang kanyang paghinga. Ang pasyente dito ay may malay, pamaaring may malay pa, pero siya ay balisa, agitated po ang pasyente natin. Sa late stage, dito po, dahil hindi na kayang lumaban at mag-adapt ng katawan, decreasing na po siya, pababa na po siya. Ibig sabihin, bumababa na yung BP, mabagal na yung paghinga, mabagal na rin yung pagtibok ng puso ng pasyente, at dito po, maaaring walang malay na po yung ating pong mga pasyente. Okay, so yan po yung dalawang response ng ating pong katawan kapag ka meron pong shock. Okay, next. So ano-ano po ang first aid natin or ano po ang management natin for your shock? Unang-una, syempre, ang isa sa pinaka-importante po dyan ay makontrol po natin yung bleeding, lalo na po yung severe bleeding na na-experience po nung patient natin. Okay, so that is the number one important na gagawin natin sa pasyente. Okay, ano pa po? So syempre, dapat tawag tayo ng ambulance, tawag tayo ng tulong, ano po. And then ano pa, siguraduhin natin na normal yung hinga, yung paghinga ng pasyente natin sa pamamagitan ng maaari po natin na luwagan. Kung masikip man po yung belt niya, okay, maaari po natin luwagan po ito. Okay, ano pa, maaari din natin palayuin yung mga bystander para merong sariwang hangin na nakukuha ang pasyente po natin. At kailangan, at maaari din po natin na kumutan yung pasyente natin para ma-normalize yung kanilang body temperature. At ang isa pa po sa mga bagay na dapat natin gawin ay huwag po natin paiinumin ng kahit ano ang pasyente or bibigyan ng pagkain. Okay po? So yun po yung huwag po natin na gagawin. Okay. So para po malaman natin kung paano natin na bibigyan lunas ang shock, panoorin po natin ito pong Lifesaver video na ito. Madalas nating naririnig kapag mayroong aksidente na dapat hindi mapunta sa state of shock ang biktima. Ano nga ba ang ibig sabihin ng shock? Kapag na-injured ang katawan, halimbawa sa pamamagitan ng isang aksidente, ang katawan ay nagre-react upang labanan ang damage. Kapag malubha ang kalagayan ng isang biktima, maaaring magka-shock na ibig sabihin ay may problema sa circulatory system ng katawan. Basically, ang shock ay kawalan ng kakayanan ng circulatory system ng katawan na mag-provide ng oxygenated blood sa mga vital organs nito. Hindi nakaabot ang dugo sa dapat nitong puntahan. Kaya kinukulang ng oxygen ang katawan. Ang mga sintomas ng shock ay panghihina, pagkahilo, pagkauhaw, anxiety, pagsusuka, panginginig, altered mental status, maaaring disoriented na ang pasyente, hinahabol ang hininga, mabilis ang tibok ng puso, namumutla, at nanlalamig ang balat. Maaaring nagiging kulay asul ang ilang bahagi ng labi, dila, at tenga. Kung wala namang sinususpetsyang spinal cord injury ang biktima, maaari siyang galawin at iposisyon ng ganito. Una, kapag walang kahit anong injury sa bewang, pababa hanggang binti, ihiga siya at i-elevate ang paa. Kung mayroon kayong makukuhang maaaring maikumot sa biktima, gaya ng blanket o kumot, gawin ito para mapanatili ang body temperature at maiwasan ang panlalamig. At kung may makitang pagdurugo, agad itong lapatan ng paunang lunas. Makatutulong ito sa management ng shock. Kausapin at kalmahin ang pasyente.
siguraduhin sa kanya na may parating na rescue team upang siya ay tulungan. Hindi maaaring ma-reverse ang epekto ng shock, ngunit maaaring mapabagal ang pagkakaroon ng biktima ng shock at makatutulong ng husto sa pagliligtas ng kanyang buhay. Tandaan, kapag kayo ay bystander sa isang aksidente, ito ang mga mahalagang maitulong sa isang biktima na maaaring mapunta sa isang state of shock. Tumawag agad ng emergency medical services. Control the bleeding sa pamamagitan ng direct pressure para hindi na mawalan pa ng dugo ang biktima. Panatilihing normal ang body temperature. Tulungang makahinga o makaposisyon ng komportable ang biktima. Mapakalma ang biktima. So yan po yung atin po mga dapat gawin kapag ang patient po ay nagkakaroon po ng shock. Okay, so wag po natin kalilimutan yan. Muli, kung gusto nyo pong balikan ang mga naging video po na yan, so bisitahin nyo lamang po ang official YouTube channel ng Lifesaver. Okay po, sige po. Next slide please. Okay, so ngayon po, punta naman po tayo dun sa mga wounds. Okay, so muli ang aming pong paalala sa inyo, kung kayo po ay hindi pa po sanay na makakita ng mga ganitong klase ng mga larawan, ay lakasan nyo po ang inyo pong kalooban. Okay po, yan. So punta po tayo dun sa mga wounds. Pag sinabi po nating wounds or sugat sa salitang Tagalog, ito po yung pagkapunit, pagkasira, nung continuity or nung integrity ng ating pong mga balat, okay, or ng ating pong mga body tissues. Yan. So yun po yung tinatawag po natin na wound. Okay, so next, meron po tayong dalawang klase ng wound. So meron din po tayong tinatawag na open wound at meron po tayong tinatawag na closed wound, or meron tayong bukas at sarado sugat. So yung mga bukas na sugat, yan po yung ating more on na maide-discuss ngayong araw po na ito. Sige po, next slide. Unang-una lang po dyan, meron po tayong tinatawag na abrasion or gasgas sa salita pong Tagalog. Ang abrasion po ay hindi naman po siya nakamamatay or hindi naman po siya ganun deadly. Pero isa po iyan sa pinaka masakit na sugat na maaaring ma-encounter ng patient po natin. Dahil ang nangyari po sa abrasion, nagagasgas po yung pinaka-outer or yung pinaka-ibabaw na bahagi ng ating pong mga balat. Okay? So ano po ang first aid natin sa ating pong abrasion? Sige po, next slide please. Simple lamang po ang gagawin natin sa mga taong nasusugatan. At ang mga abrasion naman po ay hindi naman po yung ganong kalalim. Okay, so ang gagawin lang po natin dyan, lilinisin natin yung sugat sa running water. Itatapat po natin sa running water kung meron po ano, para maalis yung mga dumi o yung mga bato, yung mga buhangin doon po sa sugat. At pagka nalinis na po natin ito, okay, lalagyan naman po natin siya ng povidone iodine solution. Okay, yung ating po mga povidone iodine solution, okay, bilang antiseptic. And then, pagkatapos po na malagyan natin siya ng mga povidone iodine solution, lalagyan or tatakpan naman po natin siya ng mga band-aid po natin. Or, pwede naman din po, kung hindi naman ganung kalaki, or and ba, medyo malaki-laki at hindi po kaya ng band-aid, pwede man po tayong gumamit ng ating pong mga gauze. So, gugupitin lang din po natin. Kaya po, isa po, isang importante po sa ating pong mga first aid kit ay meron tayong, una-una, no? Povidone iodine solution, panglinis ng sugat, ganun din po. Maganda ang ating pong mga first aid kit ay meron din pong parang maliit na lalagyan sa mga canister ng tubig para panglinis sa sugat, at may band-aid din, at may gunting. Kasi po, usually ang mga size ng gauze ay 4x4. Ayan. So para po, halimbawa kung masyado naman pong alangan sa ganitong sukat, eh pwede nyo naman po siyang gupitin. Okay? So maaari naman po natin siyang gupitin doon sa size ng injury ng pasyente po natin. Okay? And then tatakpan natin siya ng medical tape. So isa pa po sa laman ng first aid kit po natin is medical tape. So yan po yung ating pong first aid para po sa ating po mga abrasion. Okay po, next.
Yan. Punta naman po tayo sa laceration. Okay? Ang laceration po ay ito po yung pagkahiwa ng ating pong mga tissues or ng ating pong mga balat. Okay? Ang laceration po ay maaaring maging deadly or maaari siyang maging delikado kapag ka po siya ay lumalim. Okay? Meron naman po mga laceration na hindi naman po siya deadly. Okay? Pagka po, halimbawa, mababaw lang yung pagkakahiwa at wala po tayong nakikitang severe bleeding. Okay? So, ang gagawin lang naman po natin doon, okay, kung mababaw lang naman po yung hiwa, ano? Again, ang first aid po natin doon is katulad ng sa abrasion. Okay? Uhugasan natin, lalagyan ng povidone iodine solution at tatakpan ng band-aid or ghost. Pero po, kapag ang bleeding po ay malalim at malaki, okay? Or malaki po yung, I mean, malaki po yung laceration, ang atin pong gagawin po dyan at ang atin pong ang first aid na gagawin natin dyan ay magko-control po tayo ng bleeding. Okay? Again po ha, take note. Pagka po malalim, malaki ang sugat at meron tayong severe bleeding na na-encounter, so hindi po natin kailangan hugasan yung sugat. Ang kailangan po natin doon ay mapaampat or mapahinto natin yung pagdurugo na na-experience nung patient po natin. Okay po, so sana po naging malinaw po sa inyo po yun sa pagdating natin sa mga laceration. Okay, next po. Punta naman po tayo doon sa tinatawag natin ng mga impaled object. Okay? Ang impaled object po is ito yung mga nakatusok. Okay? Ito po yung mga nakatusok na object. Yan. So ngayon po, ang tanong natin, pagka sa impaled object po ba, okay, so kunin natin po ang participation ng ating pong mga kasambahay. So comment down below kung ano po ang inyong sagot. Pagka impaled object, ang tanong po natin, huhugutin or tatanggalin po ba natin ang yung nakatusok or iiwan lang po natin siya? Okay, so yan po. So ang tanong natin is kung huhugutin ba natin or iiwan natin yung nakatusok na object. Okay, so kunin po natin ang pulso ng ating pong mga taga-subaybay. Okay, so may nagsasabi na po na no. Ayan. Ayan, meron pong, wala pong sumasagot ng yes kung tatanggalin o hindi. Okay? Meron naman po, iiwan. Okay, so common po na sagot ay hindi po. Okay? Sige po, next slide please. Ayan, okay po. Again, ang basic rules po natin ha. Let us remember this one. Ang basic rule po natin is bawal po nating hugutin ang naka-impaled na object. Okay? Bawal po natin siyang hugutin. Ano po ang pwede po nating gagawin? Okay? I-stabilize po natin. Okay? I-stabilize natin yung object na nakatusok para po hindi siya gumalaw-galaw at wala pong tamaang ibang organ o wala pong tamaan na blood rin mag-cause ng severe bleeding sa pasyente. Okay, so ang gagawin po natin dyan ay kung nakikita nyo po yung picture, ano, yung nakatusok na object, okay, maaari po nating ipitan ng makapal na tuwalya, damit, ano po, para lang po i-stabilize natin, okay, yung object na nakatusok. O iipitin natin in between yung object na nakatusok para po hindi siya gumalaw-galaw at maiiwasan na matamaan yung mga organs natin sa loob. Okay, so yan po yun. So again, irregardless kung saan po siya nakatusok, for sa basic, ano po, we're not allowed na tanggalin yung naka-impaled na object kahit saan man po siya. Okay, next. Next slide po. Okay, next naman po natin is abortion. Okay? Ang abortion po ay ito po yung body parts na matatanggal pa lang. Okay? Again ha, yung po yung abortion or wakwak. Okay? Yan. Matatanggal pa lang po yung abortion. Sige po, next. Dahil po yung susunod,
ay pag sinabi po nating amputation or amputated, ito po ay totally separated na doon sa body parts. Okay, yun po ang pinagkaiba, no? Sa amputation or sa amputated, totally separated na or totally tanggal na yung body parts. Halimbawa, tanggal na yung daliri, tanggal na yung braso, tanggal na yung kamay, tanggal na yung paa, tanggal na yung tuhod. Amputated po ang tawag natin doon. Okay. Pagka sinabi po natin abortion, okay, sa abortion po, ay may nakakabit pa na pwedeng laman, pwedeng balat, pwedeng litid. Basta po nakakapit pa siya sa katawan, ano man po ang kumapit, okay, ikinukonsider natin siya as a abortion. Yun po ang pinagkaiba ng abortion sa amputation. So ano po ang first aid natin both for your abortion and amputation? Simple lang naman po. Yung diniscuss ko po sa inyo kanina na kung paano tayo magpapaampat ng pagdurugo. Okay, using our direct pressure, elevation, pressure bandage, ano po, pagka talaga, pagdating sa abortion, okay, at large yung area, pwede po tayo na mag-tourniquet. Pakibalik lang po yung slide. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Kung katulad po nito, no, this is one of my response na ano po ito, no? Tumatawid sila sa EDSA and suddenly na gulungan sila ng dump truck. Dito po yan sa may EDSA Corner Congressional Avenue. Ano po? So kung makikita nyo po, large area yung involved. Kaya po, mahihirapan po talaga tayo kung mag-a-apply tayo ng direct pressure kasi malaki at hindi naman natin kaya i-cover yung buong area. So pagka ganyan po yung scenario natin, okay, might as well na mag-tourniquet na po tayo diretso. Kasi imagine niyo una-una mahihirapan kang i-elevate yan. Kasi hindi siya accessible. Kasi nandun pa sa ilalim ng gulong. Okay? Mahihirapan ka rin naman maglagay ng elastic bandage dyan. Dahil hindi mo rin din mahihirapan kang ikilos. Okay? Ganun din. Kung direct pressure mo, mahihirapan ka kasi dalawa lang ang kamay mo, hindi mo kaya i-cover lahat yan. So, might as well, pagka sa mga ganito pong pagkakataon, pwede na natin siyang lagyan ng tourniquet. Okay? Or ng tourniquet. Okay? So, yun po yung sinasabi ko po sa inyong instances kanina na kung saan pwede naman po tayo mag-apply ng tourniquet. It depends upon dun sa situation. Okay? Next po natin. Sige po. Next po. Yan. Ang paano naman po ang gagawin natin? So, yun din naman po yung kanina. Okay? Yun, by the way, meron po kasi tayong klase ng gauze. Kung mapapansin nyo po, this is your ordinary 4x4 gauze. Ayan. Meron naman po tayong isang klase ng gauze, yung tinatawag po natin na mga absorbent gauze pad or yung mga bulky dressing natin tinatawag na mas yan, mas malalaki po siya. Okay, mas malalaki po yung hibla niya at mas makapal po siya. Okay? Yan po, yan mas makapal siya. Yan. So ito po pwede sa mga ordinary wounds, yan. Pero ito po pagka sa mga malalaki na yung sugat, ayan, pwede naman po natin gamitin po ito. Okay? So absorbent gauze pad or yung ating po mga bulky dressing. Okay? So yan po 'yon. Sige po. Next slide please. Sige po. Yan. Ano naman po ang gagawin natin doon sa amputated part or doon sa kaputol, okay? Ang gagawin naman po natin doon is unang-una kung pwedeng gauze or malinis na towel or malinis na panyo, okay? Yung injured yung kaputol, kung makikita pa ho natin ha, ang gagawin po natin, babalutan natin ng moist dressing. Ibig sabihin mamasa-masa. Then ibabalot natin. For example, daliri yan, okay? So ibabalot natin ng mamasa-masang gasa or ng moist dressing. And then ito pong kaputol po na ito ay ilalagay po natin sa plastic, sa loob ng plastic. Okay? Ilalagay natin sa loob ng plastic at tapos ilalagay natin sa yelo. Hindi po directly yung kaputol ilalagay natin sa yelo. Or yung yelo ilalagay natin doon po sa loob ng plastic. Hindi po. Okay? So, after natin ibalot ng moist dressing, after natin ilagay sa plastic, tsaka natin ibababad siya sa yelo. Okay po? So, yun po yung gagawin natin doon sa amputated part. Kung makikita nyo pa po. Pero
kung hindi niyo po, kung hindi niyo na po nakita or whatsoever, ano man na nangyari, at tatagal kayo ng oras para sa paghahanap ng injured, I mean, ng amputated part, hayaan na po natin yun. Kasi ang importante rito is yung oras. Okay po? Lalo na sa mga ganitong cases, ang ina-expect natin, may severe bleeding na kasama po tayo dyan. Kaya po, kailangan natin ay madala ang pasyente, of course, sa ospital lang mas mabilis. Okay po, next. Yan, meron naman po tayong, o isa po sa mga common na makikita natin is yung burn, okay po, or lapnos, or paso, okay po. So, ang burn ay maraming pong maaaring maging cause. Pwede pong unang-unang, common cause niyan is dahil sa init, okay, thermal burn. Yan ba, na banlian ng tubig na mainit, or halimbawa po, nadikit po siya sa ano, halimbawa po, nadikit siya sa mainit na kaldero, kawali. Okay, so yun po yun. Pwede naman din po ang mag-cause ng burn ay pwedeng dahil sa mga chemicals. Okay, so yun po yun. At yung isang pwede din po is electrical. Yan. Ang nag-cause is ang mga high voltage na kuryente or kuryente itself. Okay po? Next. Meron po tayong tatlong klase ng burn. Lalo na po pagdating sa lalim, okay? Meron po tayong tinatawag na first degree burn, okay? Sa first degree burn, po, ang ating pong ma-observe dyan ay redness. Ibig sabihin, mamula-mula po. At yan po ay mahapde. Yan po ay, ang isang halimbawa niyan is sunburn, okay? First degree burn. At meron naman po tayong tinatawag na second degree burn, okay? Sa second degree burn po, ang ating pong ma-observe naman po dyan ay mayroong blistering or may pagpapaltos po tayo na makikita or ma-observe. And yung third degree burn, ang makikita po natin dyan is yung tinatawag po natin na charcoal-like. Ibig sabihin ng charcoal-like, parang natusta or parang galing sa ihawan. Ano po, yun po yung tinatawag natin na charcoal-like or may itim-itim doon sa injured part. Okay, so yan po yung tatlong klase ng burn natin batay sa kanilang lalim. Okay po, next. Ano naman po ang ating pong gagawin lalo na sa mga thermal burn? Okay po. Unang-una na po dyan, okay, itatapat natin yung injured part sa running water. Okay ha, again, this is for your thermal burn ha. Kasi iba po ang application natin for your electrical burn at iba din po ang application natin for your chemical burn. Okay? So sa thermal burn po, no, thermal, ang nag-cause nito ay mainit. Okay? Mainit na tubig, na lapnos, or na nadikit sa mainit na kaldero. Ayan po yun. Okay? So ang unang-una na pong natin gagawin dyan ay itatapat po natin siya sa running water. Ano pong purpose? Ang purpose po nito is yung tinatawag natin na to stop the burning process. Kasi po naturally ang katawan natin pagka na-expose po tayo sa heat, nag-aabsorb tayo ng init ng ating pong katawan. Kaya po ang isa sa goal natin, okay po, para ma-lessen ang injury ng patient po natin ay maalis yung init na na-absorb ng katawan natin sa pamamagitan ng pagtatapat po natin sa running water for at least 15 to 20 minutes yung injured part. After po natin itapat sa running water, okay, kung yan po ay talagang large part, maaari naman po natin siyang takpan ng mga dressings natin o yung mga burn dressings natin na pagka inilagay po natin ay hindi po siya dumidikit. Okay? Kasi may mga klase ng gauze na pagka inilagay natin ay dumidikit. Okay? So halimbawa po, wala talaga tayong ibang options ano na pwedeng mailagay. Pwede naman po yung ordinary towel or panyo. Please make it sure bago nyo po ilagay, make it sure na ito ay moisten or mamasa-masa para po hindi siya dumikit pagka inalis. Okay? And then ano pa po ang pwede nating gawin? Kung yan po ay or kung siya po ay mayroong relos, mayroong singsing siya doon sa part na kung saan siya na burn, dapat po alisin po natin. Dahil ang isang ina-expect po natin dito ay
magsaswollen yung part na kung saan may burn. Kaya po kung hindi natin inalis yung singseng, eh maaari pong ma-impede, at pagka nag-swollen yan, may impede yung blood supply dahil naipit yung singseng or yung relos ng patient po natin. Okay, and lastly, kung yan naman po ay sa ating po mga daliri, okay, sa kamay or sa paa, makakatulong po na maglagay tayo ng pwedeng gauze na moist, mamasa-masa, in between doon sa daliri ng pasyente. Lalo na kung sa kamay. Okay, para maiwasan po na magdikit-dikit po siya. Okay, so in between, lalagyan natin siya ng moist dressing. Okay, next. Ano po ang mga rules natin na bawal ilagay? Unang-una, huwag po natin directly lalagyan ng ice, yung burn part. Ano pa po? Huwag din tayo magpapahid ng kahit anong lotion, oil, or even petroleum jelly. Lalo na po ang toothpaste. Kasi po, hindi naman po siya nakakatulong na toothpaste. Wala pong scientific effect ang toothpaste para po sa burn. Okay? Bakit hindi po natin nilalagyan ng mga oil? Bakit hindi po natin nilalagyan ng mga petroleum jelly? Okay? Yung injured part. Kasi po, maaari po kasi na diba katulad nga po nung sinabi ko po sa inyo kanina, ang goal natin is ma-release yung heat na na-absorb ng katawan. So pagka nilagyan natin ng kahit anong oil base na ilalagay doon sa injured part, hindi po ma-release yung heat na na-absorb ng katawan po natin. Matatrap lang po yung heat. Okay? Kaya po, hindi po tayo nagpapahid ng kahit ano. Okay? Ganun din po yung mga ointment. Ano man pong ointment po yan. So usually po naglalagay na lang po tayo ng mga burnt ointment or ng kahit anong mga ointment after na po natin na ma-stop po yung burning process. Okay? Pero immediately, huwag po tayo maglalagay ng ointment or kahit burn ointment po yan kasi hindi magre-release yung heat. Okay po? So yun po ang isang ano natin dyan. Pagdating naman po sa burn, pero ang nag-cause po ay electrical, ang bago po natin i-approach yung patient of the safety burst. Okay? Bago hawakan, make it sure na patay po yung pinaka-source ng kuryente po natin. At itakbo po natin ang patient sa hospital. God willing, we're going to discuss further yung ating pong mga iba pa pong burn. Okay? Kasi marami din po siya talaga. So, due to time constriction, hindi naman po natin siya kaya po. Lahat may discuss po sa isang pagkakataon po na ito. Okay po. So, again, ang isa pong maipapayo ko po sa inyo, okay? Lalo na po, kasi ang importante po talaga dyan is yung ating pong bleeding. Ano? Dahil katulad nga po nung sinabi ko po sa inyo, maraming patient ang namamatay due to blood loss nang hindi po naaampatan ng first aid. Kaya po, ano man ang itsura ng injury ng patient po natin, okay? Isa po dapat ang pumasok sa isip natin. Kapag kami severe bleeding, kailangan kong hanapin kung saan nang gagaling yung pagdurugo na ito at kailangan ko mapahinto yung pagdurugo na yun. Ano man ang itsura niya, mapa-laceration man siya, mapa-abortion man siya, mapa-amputation man siya, okay? So, kailangan kong pahintuin yung pagdurugo para hindi mag-shock ang patient po natin. Okay? So ito, medyo ano lang naman po ito, no? Medyo kumbaga, it takes time para ano natin. Kasi yung iba, syempre, hindi sanay sa dugo, hindi sanay makakita ng mga ganong klase ng injury. Pero, of course, number one is dapat huwag tayo mag-panic. Okay? Let us calm ourselves para ma-apply po natin kung ano po yung dapat na gawin doon po sa patient na dapat natin na tulungan. Okay? So again, that's a conclude our topic for today, and we hope na marami po kayong natutunan. Okay, so Rodel, mayroon po ba tayong question or clarification coming from our viewers?
Yes, Angelo. Ayun nga sa lahat na, gaya nga na sinabi ni Angelo, kung kayo po ay may mga katanungan or clarifications or gustong malinawan sa mga diniscuss po ni Angelo kanina, maaari niyo po yung ilagay sa ating comment section down below. At habang inaantay natin, batiin muna natin yung ilan sa mga viewers natin saying hi sa lahat ng mga manonood natin mula sa Surigao del Sur. Shoutout din po sa PARDS, F2NHQ, and sa PARDS, F2 Mambog 3. Meron tayong mga viewers all the way from Albay, watching with alert at Taguig, also from Camarines Norte, criminology students of Mabini Colleges, and viewers all the way from Cagayan de Oro, from PICMPES. Ayan. Okay, meron tayong question dito galing kay Jerome Kasawitan at ang kanyang katanungan, ano po ang sukat ng triangular bandage? Okay po. So may specific po tayong sukat dyan. God willing po, we're going to discuss it on our third topic on muscle and bones injury. So doon po natin madi-discuss yung all about sa ating pong triangular bandage. So Loben, abangan po nila yon. Yan. Ito naman galing kay Rosario Manamtan Alan. Ang kanyang katanungan, kapag continuous po ang bleeding, kailangan pa bang linisan ang paligid ng sugat at direktang takpan na lang ng or direktang takpan na lang ng gasa at lagyan ng pressure? Okay po. So katulad po ng binanggit natin kanina, kapag ka po severe bleeding na ang ating pong na-encounter, hindi na po natin siya kailangan hugasan. Ang kailangan po natin ay mapahinto or mapaampat ang pagdurugo. Ina-apply lang naman po natin yung mga paghuhugas po na yon sa mga maliliit na injuries na wala pong kasamang severe bleeding. Ayan. Okay, sa by the way, sa lahat pala ng mga nagtatanong, kung especially sa lahat ng mga nag-take ng quiz natin yesterday at nakapasa, ang ating pong certificate, ipopost po namin yan sa ating Facebook page in a few weeks from now. So abang-abang lang po tayo, kaya huwag kakalimutan of course to follow us on our Facebook page para po kayo ay updated at ma-notify kung sakasakaling magpo-post na po kami ng mga certificates ninyo. Okay, another question coming from Jade Guzman. Paano po pag ang sugat ay malapit sa siko, saan po banda maglalagay ng tourniquet? So pagka sa siko po, so above. So of course siko. So dito na po tayo sa taas na maglalagay na ng tourniquet. Okay po, doon po. Alam mo sa tuhod, doon po tayo sa hita maglalagay ng tourniquet. Mm-hmm. Ayan. Okay, galing kay Chu Cherry Ann. Pwede po ba ang aloe vera po para sa burn? Actually po, may mga home remedies naman po tayo na makakatulong po kahit papano. So isa na po doon is yung aloe vera din naman din po. Pero that is for your home remedies. Ano? Pero pag halimbawa, nasa labas yung kailangan natin tulungan or ano, syempre po, una-una, hindi naman tayo kailangan pa mag-waste ng time para maghanap ng aloe vera. Ano po? Pwede po siya, yes, it can help sa mga home remedies, pwede po. Ayan. Katanungan galing kay Linda Sabado Valdez, paano po ang gagawin kapag may nakuryente po habang hinihintay ang rescue? Okay, so habang hinihintay po ang rescue, so unang-una, make it sure natin na nakapatay na po yung kuryente. Ano? Para po pagka hawakan natin, hindi na rin tayo makukuryente. Or halimbawa, wala po talagang way para mapatay yung pinaka-source ng kuryente. Mm-hmm. Pwede po tayong gumamit ng mga devices na kung saan ay yung tinatawag natin ng mga non-conductor, okay? Na hindi doon pwede mag-travel yung electricity. Like halimbawa, sa mga kahoy. Yan. So pwede po natin siyang gamitin para alisin yung wire na nakadikit dun sa body nung patient po natin. Okay, so after natin ma-sure na wala ng kuryente, ano po, ay i-check naman po natin yung tinatawag natin na ABC. Doon po sisiguraduhin natin na humihinga ba siya, may pulso at may malay. So loobin po sa mga susunod nating pagkakataon, i-discuss po natin kung paano po kunin yung tinatawag or i-check yung tinatawag nating ABC. Ayan, galing naman kay Carl Upstar Pendon, yung dahon po ba ng bayabas ay effective na ilagay sa sugat, lalo na pagka dinuro? Ayun, actually it's more on sa herbal, ano po. Uh-huh. Again, pagdating po kasi sa first aid, sa rescue, it's more on ano po, ang
talagang ina-apply natin, Western medicine, ano po. But again, yung mga ganon, yung mga herbal na ano, scientifically approved na naman po sila na nakakatulong na na mag-prevent ng infection. So pwede naman din po siya, again, for your home remedy at para po sa mga maliliit lamang po na sugat. At siguro din niyo po nalinis yung dahon, kasi baka mamaya yung dahon basta kinuha mo sa puno tapos dinikdik mo, eh hindi naman ano, hindi naman siya malinis or what, eh lalong may infect yung sugat. So pagka ganun po, siguraduhin na malinis. At yun po ay applicable para sa mga bahay lamang po at sa mga maliliit na sugat. Ayan. Okay. Galing kay Wendy Enoch, bakit po kailangan hindi mismo itali sa may sugat ang tourniquet? Ayun po. Ang tanong niya, bakit hindi? No? Ayun. Kasi bakit po, imagine niyo po, pagka direct nating itinar. Parang ganito lang naman po 'yon, ano. Okay. Halimbawa po, 'di ba? Sa mga bahay natin, meron kang ano, merong tagas yung tubo ng tubig nyo. Okay? Sa mga bahay natin, 'di ba, pag may leak yung sa may faucet natin or do sa tube papunta do sa faucet natin. Yung pinaka ano, nilalagyan natin ng ano, 'di ba, ng goma. Okay. Sa systems, sa body system kasi natin, ano po, before po kasi natin siya, before doon sa sugat natin siya pinupo, tinuturnikay para doon natin kina-cut off yung blood supply. Hindi po directly doon, kaya hindi po siya directly over doon sa wounds. Kasi from time to time, pagka nilagyan mo na siya ng tourniquet, hindi mo na siya pwedeng alisin o hindi mo na siya pwedeng luwagan. Kaya po, hindi siya ina-advise na directly over sa wound. Okay? Before siya ng wound, para yung blood supply ay kina-cut off na po natin. So, yun po ang purpose kung bakit po hindi over sa wound tayo naglalagay ng tourniquet. Ayan. Okay. Another question coming from Ian Daryl Tabuak. Ask lang po kung paano mag-apply ng direct pressure if nasa neck ang wound. Okay, actually good question 'yon. Okay. Pagka nasa neck po, okay? So ganun pa rin naman po, no, ang pressure na atin pong ilalagay. Ang isang pagkakaiba lang po nito, pag kung maglalagay kayo ng elastic, syempre ang ikot niyan, tatanggalin ko na po, no. Ang ikot niyan hindi direkta doon sa neck, okay? Hindi po ganyan ang ikot. Okay. Ang ikot po nito, okay, ang ikot niyan ay papunta dito sa underarm natin. Kasi hindi mo naman pwedeng iikot na diretso, di parang sinakal mo na rin yung pasyente mo. Okay? So ang ikot po niyan ay dito sa underarm natin, papunta doon sa kabilang, doon sa side na kung saan ka nag-umpisa. Okay, so ganun po yung ikot po ng pagdating sa neck. But pagdating sa ano, sa direct pressure, okay? So yung isang side lang ang bibigyan mo direct pressure, kasi baka mamaya dinirect pressure mo, ginanyan mo. So sinakal mo na rin sa niyan, kaya yung isang side lang po ang bibigyan mo ng direct pressure. Yan. Okay. Another question coming from Kay Luis Nadalo. Ask ko lang po, paano po kapag may bugbog yung sugat, mag-a-apply pa rin po ba ng pressure? Okay, so good question. Kung yan po ay may bubog at or talagang malaki yung bubog, kinoconsider na po natin siya as an impaled object. So pagka impaled object na po siya, hindi po tayo maglalagay ng direct pressure. Kasi pagka nag-direct tayo ng direct pressure, so parang sinugatan mo uli yung pasyente. So maaaring lalong tumusok yung naka-impaled object. Kaya po hindi po tayo nagde-direct pressure sa merong nakalagay na bubong. Ayan. Okay. Another question coming from Fernando Perlas. Pwede po ba alisin agad yung tubig sa paltos? Okay po. Good question. Pagka po nakakita tayo ng blister, ang isa pong rule natin ay huwag po nating ipapap or huwag natin puputokin. Dahil pagka pinutok po natin yung blister at na-expose na po yan sa ating pong environment,
maaari na po siyang mag-cause ng infection. Okay po? Kung hindi naman po nakakasagabal yung paltos at hindi naman po ganun kalaki, mag-heal naman po ng kusa yan. Pero yung bako, malaki po talaga yung paltos, so much better na dalhin po natin siya sa hospital para doon po siya putukin. Yan, lalo na pag malaki. Yes. Ito galing kay Mads Castillo. Doon po sir sa part na kailangan po damp or moisten ng gauze before ibalot ang amputated part, ano pong liquid ang pwede gamitin? Clean sterile water or pwede rin po ang alcohol? Parang sakit ng pag-alcohol. Okay, so wag pong alcohol. Pwede po... Opo, yun. By the way, ganun din, ano, baka lang may magtanong. Pagka maglilinis ng sugat, wag pong alcohol ang gagamitin. Okay, so doon sa question, clean water po, pwede naman. It's not necessarily always na sterile. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon available ang sterile water natin. Clean water will do. Ano po, yun lang, pwede naman po siya. Ayan, galing kay Lynn G. Okay din ba mag-apply ng ice pack over a bleeding wound na dress na po? There are some studies na nagsasabi na pwede, but lalo na po ang isang, kumbaga, hindi naman necessarily downside, depende sa application, ano po. Pagka lalo na kung large ang mga wound na, or large ang blood vessels na involved, hindi, wala po siyang ganun ka, ano, ka-significant at saka mabilis na epekto. Okay, pwede po yan sa mga maliliit na sugat, sa mga nose bleeding, pwede po yan, okay lang po yan. Pero pagka talaga pong malalaki, amputated, pagka mga large na mga blood vessels like your veins and your arteries, hindi po ganun kabilis ang ano po niyan, ang application niya. Kasi ang ano, no, ma-discuss ko lang, Rodel. Kasi ang ice po, nakakatulong siya sa tinatawag natin na pagkipot ng ugat. Mm-hmm. Okay, sa tinatawag natin vasoconstriction. Pagka naglagay po tayo ng ice, okay? Yun po ay mas mabilis nating ma-observe yan sa mga maliliit na ugat kasi syempre maliit na yung ugat mo, nag-apply ka ng ice, easily na siya mag-constrict or kumipot. Pero sa mga large vessels natin, sa large na ugat natin sa katawan, it takes time bago po ano yan, bago po siya ma-observe or bago siya mag-effect. Kaya po pagka sa mga malalaki, hindi na po natin siya ina-apply. Ayan. Okay. Let me just say hi sa lahat ng mga viewers natin all the way from California. Meron din tayong mga viewers dito from kay Biga Summer. Alert Philippines Kalbiga Chapter MDRRMO. And sa lahat again ng ating mga manonood ngayong hapong ito, especially for those viewers na nakapanood yesterday, ang ating pong certificates, we'll post it po after a few weeks from now. Okay, I guess that's it for today. Maraming salamat, Angelo. Thank you very much. I hope marami pong natutunan ng ating mga viewers. And alam ko marami pang mga question pero limited na ang ating oras. Siguro sa ibang mga pagkakataon, we'll try to accommodate more questions. And maraming salamat sa inyo. And bago tayo magtapos, kung kayo po ay nagnanais na makakuha, of course, ng ating Certificate of Attendance, all you need to do is take the exit quiz that will be posted at the end of this webinar. Remember po to get at least 8 correct answers and above to be able to pass the quiz. Ilalagay po natin yan sa timeline po ng ating Facebook page. And the link will be available po for 24 hours. So please take note of that. Sana po ay makapag-take po kayo ng quiz, especially for those people who are really wanting to have a certificate of attendance. Ayan. And again, huwag pong kakalimutan to follow us on our social media pages, facebook.com/youralifesaver and youtube.com/lifesaverph. Maraming pong salamat sa inyo at I hope to see you all again next week. Tuesday po ang susunod po natin, ang ating third day ng ating Lifesaver webinar. Ako po si Rodel Forlis. God bless and enjoy the rest of the day.